What's up mga repa? So ngayon tuturuan namin kayo kung paano gumawa ng drunken sizzling balut. Yan mga repa, ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng drunken sizzling balut. From the word itself na marami nang gumawa nito, pero yung tas pulutan repa, gagawa namin ito ng mga bagong twist. Kaya nga diba pulutan repa, it means non alak. So maglalagay tayo ng twist sa ating sizzling balot na alak. Abangan nyo na lang kung ano yun. Kaya tara, simulan natin ito. Yan mga repa, ito yung mga kailanganin natin para sa pagluluto ng drunken sizzling balot. Unang-una ito yung main ingredient natin, balut. Ito binili namin luto na. Pero pwede naman kayo bumili ng hilaw pa. Kaya lang syempre gastos sa oras, gastos sa gas. Kaya luto na yung binili namin. Ito yung balut. Tapos yung musabaw, huwag niya itatapon sa ito side natin kasi gagamitin din natin siya. Tapos anong kailangan natin ito? Bawang, sibuyas, onion spring, chili powder, chili oil, hot sauce, ketchup. Tapos itong chili powder, chili oil natin, sponsored by Dustin Chambaw. So mga repa, syempre ang pinaka-importante natin para kailangan sa drunken sizzling balut natin. Tay, pakilabas na. Iyo! Tara na mga repa, lutuin na natin itong drunken sizzling balut. Yan mga repa, ngayon gagawa tayo ng sauce ng ating drunken sizzling balut. Una ito, yung sabaw ng balut. Sunod natin to, bawang. Sunod natin, sibuyas. Onion spring. Chili powder. May pa to, palagay ng paminta. Bigyan natin ng sining green. Sining pula. Hot sauce. Ketchup. Natin mga repa, patak tayo dito na chili oil. Yan, chili oil. Next mga repa, ito haluin natin yung sauce. Repa, mamanghang yan, masarap na yun. Mamanghang talaga ito, ilang sili ginamit natin dito Mukhang lahat yata nandyan Oo, lahat ng sili yan dito. Parang bomba na yan, repa. Yan mga repa, tingnan nyo okay na siya, pwede na siyang pwede na natin isa lang yung drunken sizzling balut natin. Mga repa, simulan natin lutuin to. Una, lagyan natin ng mantika. Yan mga repa, mantika muna bago butter. Para di masunog yung ating butter. At repa, lagay tayo ng butter. So yun mga repa, turut na natin yung ating balot. Next natin mga repa, ito yung ginawa nating sauce niya. So ito na mga repa, yung ating alak, mix na natin.
Ayun mga repa, luto na yung ating ano, drunken sizzling balut. Mga repa, tapos na tong ano natin, drunken sizzling balut. Kaya ano, nakita nyo naman, ang dali lang nitong gawin. Tapos yung base nung sauce, ganun lang din kabilis gawin. Pag-aalu-aluin lang natin lahat ng ingredients. Kung hindi nyo man nasundan yung ano, panoorin nyo ulit yung video namin para masundan nyo kung paano namin ginawa tong drunken sizzling balut na to. So, paalala lang pala mga repa, kasi sa pagkain ng balut, dapat hinay-hinay lang, lalo na sa may mga high blood. Mataas na sa cholesterol. Pag pumitik yung balat, hindi natin alam. Baka ano na, di ba? Kaya paalala lang yun. Dahan-dahan lang po. Kaya ito, repa. Tikman natin itong ano. Sizzling balat natin. Ah, mga repa, ang sarap ng sauce. Lasang-lasa niya. Tapos yung kick nung anghang doon talaga. Kaya ano, masarap siyang ano. Hindi siya nakakaumay. Pangpulutan lang ba yan, repa? Pwede rin pang ulam, pero mas lamang tayo syempre sa ano, kaya nga pulutan repa eh. So mga repa, syempre yung natirang alak natin dyan, hinungin na natin yan. Yun naman pala. So hanggang dito na lang mga repa, sana nagustuhan nyo yung aming drunken sizzling balut. Paki-subscribe na rin kayo sa channel namin. So please like this video and subscribe to our channel and please hit the notification bell para updated kayo sa mga video na ilalabas namin. Bye! Nandito na lang mga repa, ano, tapos na natin itong ano, sizzling balut. Tapos, ay, may action, go! Nandito na lang mga repa, sana subaybayan yung ano, yung mga, yung... yung kano namin ginawa itong drunken sizzling balut. And then sana, mag-subscribe na rin kayo sa channel natin.